sitayo ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay hindi nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanan, iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyunawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Test mic. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Medea, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon? Tugon naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matulog kina Raguel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at iminumungkahin kong ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok na sa Ektabana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak ko, si Raguel." Nagtuloy nga ang dalawa
At narata nila si Raguel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tumugon naman sila agad. Tinugon naman sila agad ni Raguel at ang wika. Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuli kayo. Dinalagad ni Raguel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pakakilalay, pakakumustuhan, nagpapatay si Raguel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Sarias, hingin mo kay Raguel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raguel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi sapagkat ikaw ang mapapangasawa ni Sara." Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit, may pagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na kamag-anak din. Ngunit, bawat isa'y namamatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom, at pumanatag. Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon naman ni Raguel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay sa iyo magpakailanman." Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan niya nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasulatan ng kasal. Ang kasulatan ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang.
Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakil at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa at binigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagsimula, di dapat mag-isa ang tao, iyong wika. Gawin nating katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa Diyos na Panginoon. Tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awat mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda namin magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa namang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagkapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip,
at buong lakas at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang tema ng ating Ebanghelyo sa araw na ito ay pag-ibig. Maliwanag pong narinig natin mismo sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya tanungin mo nga ang iyong katabi, ikaw ba ay umiibig? Ipinapaalala sa atin ni Jesus ngayon na ang utos ng pag-ibig ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong pag-iisip. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maliwanag na ang ibig sabihin nito ay kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. O kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit wala ka namang pag-ibig sa Diyos. Laging magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya malinaw na sinabi ni San Juan na hindi maaaring ibigin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi naman natin iniibig ang ating kapwa na ating nakikita ng mga mata. Ano mang bagay ang iyong ginawa sa pinakamaliit mong kapatid ay ginawa mo rin sa Diyos. Ibig sabihin, laging magkakonekta ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga, kapag pinagmalupitan mo, inalipin at sinaktan mo ang iyong kapwa, ay parabagang ginawa mo na rin ito sa ating Panginoong Diyos. Ngunit, kapag ginawan mo ang iyong kapwa ng mabuti, inaruga, kinalinga at minahal, ay ginawa mo na rin ito sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito ang ibig sabihin ng pag-ibig. Pag-ibig na may dalawang mukha. Pag-ibig para sa Diyos at pag-ibig para sa kapwa. At ang isa pa pong pinakamahusay na paglalarawan ng kahulugan ng pag-ibig
ay ayon sa pagkakaunawa ni San Juan. Ayon sa kanya, ang pag-ibig ay matiyaga, ang pag-ibig ay mabait, ang pag-ibig ay nagtitiis, ang pag-ibig ay naniniwala at umaasa. Sadyang ganito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya nga sinasabi nating, there is power in the name of love. There is power in the name of God. May kapangyarihan sa ngalan ng pag-ibig at may kapangyarihan din sa ngalan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, ganitong pag-ibig ang inaasahan sa atin. Pag-ibig na matiisin, pag-ibig na handang mag-alay ng buhay para sa kapwa. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buong puso at isip. Gayon din naman, minamahal ang kapwa sa kabila ng kanilang karupukan at kahinaan. Pag-ibig na hadlang magmalasakit para sa kapakanan ng iba. As Saint Therese of Lisieux says it perfectly, let us love, since that is what our hearts were made for. Magmahal tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat may puso. Ang pusong mayroon, tayo ay dapat nakalaan para pumintig na magmahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo sa ating ebanghelyo na huwag tayong matakot na umibig, sapagkat Diyos mismo ay pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakitawa nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagana natin sa ating mga sarili. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag ng nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga wala nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na pag-aplos ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Ibigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at sa gawa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
ang tinapay at halak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at halak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami po'y nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo'y sa amin ay dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life unto your care. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng kapanganakan ni na Binyagang Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, marami, maari po tayong mapag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Singh Building mula sa 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaring hanapin si na Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paghariin mo ang iyong espiritu upang kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang hindi lamang sa pagsasalita, kundi na rin sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.